Hey, magandang araw sa inyo lahat, no? Ito yung post ko to last week tungkol doon sa humihingi ako ng opinion kung puputulin itong parting to. No? So actually, habang pinag-iisipan ko itong punong to, is unti-unti ko nang naiintindihan kung ano ang gagawin. Okay. Ang isang problema na nakikita ko kaya ko siya gustong putulin dahil maliit na tong spacing na to. Ibig sabihin, kapag lumaki ito and then ito, liliit na ang spacing. No? So pag pinutol ito, no? Sabihin kapag pinutol ito is magkakaroon ng spacing siya sa baba. Okay. So ang matitira is itong dalawang to. Okay. For example, naputol na natin tong parting to, no? Imagine natin to after 3 to 5 years. So ibig sabihin, pwedeng lumaki ito at this and this one. So ibig sabihin, sa size niyang gantong kalaki, yung spacing, pwede siyang magdikit later on. Kasi major na tungko na to. So yung problema natin dito is baka mangyari dito. Na sa tingin ko is ang dapat putulin is yung parting to. No? Para in case, no? Ito na ang magiging mayor. And then masasolve na later on ang problema nito. And then this one. Kasi nga sinasabi ko sa inyo, one step ahead palagi tayo o pag-isip natin is medyo imagine na natin kung ano mangyayari later on. No? Yan. Kita ko sa inyo, yan, no? Medyo malita kasi yung spacing. So dati, 5 years ago, malaki yan. Parang ganito. No? Kung titigdaman natin to, is medyo maliit pa to para sa dito sa trunko. So talagang lalaki pa to. So ibig sabihin, 5 years from now, pwede siyang lumiit at pwede siyang magdikit. So yun yung mga tinitignan consideration o mga options o mga problema na dapat natin isipin later on. Kumbaga yung problema natin ngayon na sa solve later on, ano ang magiging epekto? O sana nakuha niyo yung ibig ko sabihin at sana tama itong decision kong gagawin na puputulin itong parting to. Kasi napaka bata pa itong punong to, marami pa siyang options o marami pang panahon ang gugulin nito, no? Sa pagtakbo ng panahon o ng time or yung years, pwede na silang magdikit. Yun ang iniisip ko. So sana is makuha nyo ibig ko sabihin tungkol doon sa pag-intindi o tawag dito yung one step ahead, no? O yung mga options na dapat natin consider bago tayo magputol ng sanga o ng trunko. Okay, sana marami kayong matutunan.